Hello guys, welcome to my channel. Kumusta kayong lahat dyan? Itong nakikita nyo na yan ay yung rapeseed oil yan. Rapeseed, yung ginagawa nilang rapeseed oil. Marami yan, nag-umpisa pa lang yan sila mamulaklak. Pag dito, mga bago mag-June o June, yelong-yelo dito yung lugar. Magpupunta uli kami ngayon doon sa kagaya ng sabi ko sa inyo, sa farmer, kasi nandoon yung mga gamit namin, yung inupahan namin doon sa may bahay ng mga baboy. Kasi marami kaming gamit doon tinatapon. Pagkatapos nalungkot ako kasi yung asawa ko, nasabi ko sa inyo na seaman siya noon. Una muna dishwasher, pagkatapos naging bartender siya. Lahat ng pera niya ay inipon niya, patas bumili siya ng mga instrumento sa Amerika. Kasi yung barko na sinasakyan niya, luxury talaga yun. Maraming barko yun, iba-ibang pangalan. Ayan, yung kulay yelo na naman yan, yung rapeseed, magiging rapeseed oil yan. Puro yelo ang makikita mo sa mga countryside lalo na pag mga June na. Pag mga June na, yan ang makikita mo. Ngayon, nag-uumpisa pa lang sila, hindi pa talaga pero yelo na sila, may mga bulaklak na. Yan. Talagang ganyan ang makikita mo sa mga countryside, ganyan ang makikita mo. Yung mga tanim nilang rapeseed na magiging oil. Yun ang oil nila dito sa Sweden. Anong kulay ng nila pag oil na? Ganun na ganun din, kulay yellow din, nakagaya rin ng natin sa Pinas, na oil natin sa Pinas. Kagaya ng nasabi ko, yung asawa ko, yun nga pagkatapos yan, hindi pa gaano siyang nag-yelo yung rapeseed. Kasi yung mga binili-bili niya noon at saka yung, di ba yung yung sa may plaka noon, tinapon ko kasi sa pababa. Sabi niya, alam mo yan ang kauna-unahan kong binili na sa plaka daw. Yung pang play ng plaka. Ayan o, kunti pa lang ang yelo dyan sa rapeseed na yan. Para akong nalungkot kasi parang yun nga, tinapon ko nga na wala pa naman yun asira. Kaya yun, nandito na kami sa may ayan yung anuhan ng mga baboy, yung bahay ng mga baboy. Kaya yun, nandito uli kami. Dupor goder first umhon din here. Mayroon silang aso, matakutin kasi ako sa aso. Kaya sabi ko sa kanya, sikasuhin mo muna doon, baka yung aso lumabas. Ayan yung aso nila. Matakutin ako sa aso kasi yung pinsan ko, ayan yung aso nila. Ayan. Yung pinsan ko kasi yan yung bahay ng farmer. Yung pinsan ko kasi yung sa may garayan nila. Yung pinsan ko kasi yung namatay sa rabies. Kaya matakotin talaga ako sa aso. Sabi ko kaya anuhin niya muna yung aso na yun. Anuhin muna niya yung ipaano doon sa loob. Idumintihima? Nej, eftersom hennes bil är borta. Jaså. Har han ingen att du kan bjämina ligga honom där på? Ayun yung bahay-bahay ng aso na yan.
Pagkatapos yan naman yung bahay-bahay nung maliit pang anak niya. Ayan. Kaya yun. Wala dong tao yata dyan sa bahay nila kasi matakotin ako sa aso. Ayoko talaga lumabas. Kaya yun. Matakotin ako sa aso. Ayoko lumabas. Yan yung bahay-bahay ng anak niya. O sige, iingat na lang muna kayo. Puntasan niya doon para ano. Bye-bye na, bye-bye.